Isang mainit na pagbati sa lahat ng iyong mga masugid na kaibigang tagapakinig. Ako po si Marvin Gabuya ng Barongan Samar. At nais ko pong ikuwento ang napakaastig na istorya ng ama ng aking Lolo Lucio na si Lolo Teban. Sapagkat ayon po sa kanyang kwento, isang 1942 kabataan ito ng kanyang Lolo Teban. At isang umaga, kasulukuyan silang nag-aani noon ng kanilang tanim na mani at iba pang gulay kasama ang kanyang tatay. Pero hindi pa man daw sila nakakatapos ay biglang humahangos naman daw ang kanyang kumpare dahil natuklaw daw ng ahas ang kanyang paboritong panabong na manok, kaya nagmamadali itong umalis at iniwan ang aking lolo doon sa may bundok. Wala kasi silang sariling lupang sakahan o taniman, kaya ang ginagawa lamang nila ay humahanap sila ng bakante at magandang lupang tataniman doon sa may kabundukan. Ganun naman daw po noong araw, maluluwag ang lupa at walang magbabawal sa'yo kahit magtanim ka ng magtanim araw-araw. Napapakamot na lamang ng ulo si Lolo Teban habang tinatanaw ang kanyang tatay na papalayo kasabay ang kumpare nito. Sandali itong nag-unat at ipinagpatuloy na ang kanyang pagbubunot ng mani sa may masaganang lupa nang bigla siyang natigilan. Dahil may naririnig daw siyang parang may kumalabog sa kanyang bandang likuran at hindi ito kalayuan. Kaya mabilis itong napabalikwas para ito ay kanyang matingnan. Pero wala naman siyang nakitang kakaiba. Kaya kibit-balikat na itinuloy na lamang nito ang kanyang mga ginagawa. Subalit, hindi pa man nagtatagal ay napahinto ito. Dahil tila may naririnig siyang humihingi ng tulong. Kaya agad itong tumindig at hinagilap ang humihingi ng saklolo. At natigilan ito dahil hindi niya inaasahan ang kanyang masasaksihan. Isang engkanto. Isang engkanto. Isang nilalang na may kalahating katawang tao at ang itaas ay parang sa hayop na may sungay, tila usa ang kanyang ulo. Hindi niya makuhang matakot dahil kampante itong nakahawak sa kanyang itak na siyang nakasukbit naman sa kanyang bewang. Na mas lalo itong nakaramdam ng kaluwagan nang sabihin pa ng engkanto na nais lamang nitong humingi sa kanya ng tulong. Sapagkat naipit daw sa may ugat ng balete ang kanyang paa at hindi siya makawala. Nasa bawat pagkislot ng kanyang binti ay mas lalo lamang humihigpit ang mga ugat sa pagpulupot at pagkapit. Kung kaya ika ng engkanto sa aking lolo. Tulungan mo ko, pinata. Tulungan mo ko. Parang awa mo na. Napakasakit na ng aking paa. Kahit anong hiningin mo ay ibibigay ko. Tulungan mo lamang ako. Pakiusap. Tulungan mo ako. Ngunit napatanong ang aking lolo na kung may kakayahan pala itong maibigay ang kahit anong kahilingan, eh bakit hindi niya hilingin sa sarili na siya ay kusang mapakawalan? Subalit, ika ng engkanto, hindi daw saklaw ng kanyang pambihirang kakayahan ang sariling kahilingan. Lalo pa na ang mga puno daw ng balete ay sadyang mapaglaro
sa tulad din niyang engkanto. At tanging makapagpapalaya lamang sa kanya ay ang tulad niyang ordinaryong tao. Na dito, walang tigil na nagmamakaawa ang engkanto. Walang humpay nitong kinukumbinsi si Lolo Teban para siya ay mapakawalan mula sa unti-unting gumagapang pa na ugat ng malaking puno. Minasdan niyang maigi ang itsura ng engkanto na napapakamot na lamang ang aking lolo dahil hindi naman siya mapaghangad na tao o nakasandal sa pag-iisip na maging materialistiko, kaya walang pagdadalawang isip na hinugot nito ang kanyang matalas na itak. Sa kabuong lakas na pinagtataga ang nakapulupot na ugat ng puno. At sa makailang pagpukol ay napalaya na nga ang kaninang namimilipit na kaawa-awang engkanto. Hindi nito makuwang makatayo, kaya sandali muna itong napaupo doon sa may isang sulok. Saka nakangiti itong nagwika ng pasasalamat. Pinata, bakit mo ako pinakawalan? Samantalang sa anumang oras ay maaari kitang lansihin o saktan. Pero bakit? At papaano ka din nakakasiguradong tutupad ako sa binitawan kong mga pangako? Bakit? Na ilang sandaling napaisip nga si Lolo Teban dahil oo nga naman, isa lamang itong ordinaryong tao na walang kalaban-laban. Na kung ang engkantong ito ay hindi man tutupad sa kanyang mga pangako, na parang ex mo na kayo lang daw magpakailanman hanggang sa magunaw ang mundo, ay papaanong ito ay nakakasiguro? Napangiti na lamang si Lolo Teban, napapailing, saka sinabing wala naman daw siyang pakialam kung tumupad man ito o hindi. Lalo pa, hindi ito natatakot kung siya man ay masasaktan dahil di ito papayag na hindi siya makakalaban. Saka mahigpit na hinawakan ang kanyang tangan na itak. Kung kaya ika naman ng engkanto ay sabihin na lamang niya kahit ano ang kanyang kahilingan o kahit mga bagay na nais malaman. Subalit, nagpagpag lamang ng kamay si Lolo Teban. Saka sinabing, hindi nito kailangan ng kahit anumang gantimpala o kahilingan. Naparito ito dahil may humihingi ng saklolo at bukal sa kalooban niya na ito'y matulungan ang kung sino mang nangangailangan. Dito ay labis na pahanga ang engkanto dahil sa pagiging busilak ni Lolo Teban. Dahil dito, napasulyap ang nilalang sa may lupang taniman na pinanggalingan ni Lolo Teban. Napangiti ito, saka sinenyasan siya nitong lumapit. Tinawag niya ang aking lolo at ika nito ay huwag siyang matatakot. Hinikayat siya nitong tumabi sa pagkakaupo. Kasunod ay hinawakan siya nito sa kanyang ulo at umihip ng kung anong salamangka bilang kanyang tanging gantimpala. Naayon pa daw sa may engkanto dahil sa mabuting puso ng aking lolo, pinagkalooban siya nito ng kakaibang galing ng mabuting engkanto. Kapangyarihan ng iba yung lakas, kakayahang gawing triple ang puwersang makapagbuhat ng mga bagay-bagay. At ang isa pa nitong espesyal na kakayahan ay ang kung tawagin ay ang sa tagabulag. Ang kakayahang maikubli ang sarili o pansamantalang mawala sa paningin ng mata. Na ilang beses nang napatunayan ito ni Lolo Teban dahil nang magkasakit daw ang kanilang kalabaw ay siya mismo ang bumubuhat ng apat na kaba ng bigas sa magkabilang balikat nito.
at tila wala itong kapagod-pagod sa buong araw ng pagtatrabaho. Hindi naglulubay, hindi humihinto. Naayon pa sa kwento ng aking lolo, ay minsan daw ay napagitnaan ito ng dalawang kalabaw na nag-aalboroto. Nagtatagisan, galit na galit, ngunit parang mga kuting lamang na hinablot niya ito sa kanilang mga sungay at ipinaglayo. Na mas ikinamangha pa lalo ng kanyang mga kababayan ay ang kakayahan nitong lumitaw at mawala nang hindi namamalayan ng kahit sino man. Ika pa nga ng ibang kakilala nito ay baka lamang ang lahat ay sadyang nagkataon lamang na dinadaan na lamang ni Lolo Teban sa pagtawa at pagsang-ayon upang hindi na siya masyadong tapunan ng oras, pansin at mapag-usapan ng mga kababayan. Subalit, talagang hindi maiiwasan na hindi siya mapag-usapan dahil makailang beses na siyang nasaksihan na nalagay sa kapahamakan at kamuntikan ng kunin ni kamatayan. Sapagkat noon daw ay nasaksihan ng kanyang kapitbahay kung papaano ilang beses na itong nalaglag sa napakataas na puno ng niyog habang ito ay nangunguha ng tuba. At dinig na dinig nila ang umaalingaw-ngaw na paglagapak ng katawan ni Lolo Teban sa may lupa. Pero, hindi pa man lumalagpas ang ilang segundo ay parang wala lamang na bumabangon ito at natatawang nagpapagpag ng kanyang baro. Pakita ko kasi, hindi ako marunong humawak eh. Ayan. Susunod baka, madislocate na talaga yung katawang ko nito eh. Aray ko, tanga-tanga ko talaga. Sadyang napakahiwaga na para ba daw ang kamatayan ay hindi sa kanya nakatadhana, walang interes hanggang sa kanyang pagtanda. At isang araw, sumiklab ang pandaigdigang digmaan. Sinakop ng mga Hapones ang ating bansa at hindi nakaligtas ang kanilang bayan. Nakarating sa kanila ang balitang nakatakdang suyurin ng mga sundalong Hapon ang kanilang baryo. Kaya inabisuhan at hinikayat silang magtago at magpakalayo-layo. Pero hindi ang aking lolo likas tayong matapang at wala sa lahing Pilipino ang duwag at tumatakbo. Dahil ayon sa kwento ng aking lolo ay nagpresenta itong sumama noon at sumapi sa mga gerilya para harapin at tumulong sa ating bansa para sa pakikipaglaban. Buong gilas itong sumama at nakibaka. Pinangunahan nito ang isang grupo upang mas lumakas pa ang kanilang puwersa at mas makasaklolo. Subalit, sadyang di hamak na madami at malakas ang kalibre ng armas ng mga mananakop. Idagdag pa na may dalang malalaking sasakyan ang mga dayuhan kung kaya sila ay mabilis na maaabutan. Dahil dito, nanganganib ang mga kaawa-awang mamamayan na maaabutan, lalo na ang mga kalalakihan na sila'y tiyak na mapupugutan. Kung kaya, dito, nagsakripisyo ang aking lolo upang mas makakuha pa ng oras ang mga kababayan nito na makatakas at makalayo. At buong tapang itong sumigaw, "Mga kababayan! Dumating na ang sandali! Mapigat man sa aking kalooban! Nandiyan na ang mga Hapones! At kulang tayo sa oras! Para ang lahat doon sa may kabundukan ay makatakas! Isang batalyon ng mga Hapones ang paparating na nasa may dakunan ng silangan! May 3 pulutong naman na nakaantabay sa may kanluran! At papalapit na din sa tibog ang sandamakmak na kalaban! Kung kaya..." Gagalit-ganan ba? Pero Teban, paano kung..." Kaya nga eh, kaya hayaan yung mga kababayan na isakripisyo ko ang aking sarili
upang mas makalayo pa kayo patungo doon sa may itaas ng kabundukan. Teban, pero napakalapit na ng mga kalaban. Paano kung... Diyos mo yun naman, no? Hindi mga kasama. Nakapag-desisyon na nga ako eh. Naiaalay ko ang aking sarili. Para sa bayan. Para sa inyo. Edi wow. Pero Teban, kung ganun nga eh, kailangan na natin siguro... Grabe naman ito, no? Parang di nyo naman ako naiintindihan eh. Isasakripisyo ko na nga ang aking sarili. Kala nyo, ang dali-dali eh. Tapos parang may gusto pa yata kayo sabihin. Yan ang hirap sa atin eh, no? Buti nga may nakakaisip na magpakabayani para makatakas kayo. Tapos? Teka nga. Ano ba kasi yun? Ayun na nga. Yun na nga sinasabi ko kanina pa eh. Dakdaka kasi ng dakdak dyan kanina pa. Kesa nagdadrama ka dyan. Eh kung kanino mo pa kami pinapatakbo, siguro, andun na kami kanina pa sa may itaas ng bundok. Ganun ba? Sorry. Sige na mga kababayan, dito po kayo dumaan. Ingat, matinik ang daan. At dumating na nga ang makasaysayang pagkakataon. Mabilis na tumakas patungo sa may itaas ng kabundukan ang mga mamamayan. At kumaripas naman ang takbo ang grupo ng aking lolo upang ang mga paparating na mga hapon ay kanilang harapin at maharangan. Ilang sandaling pagpapalitan ng putukan ang naganap at dito nasaksihang muli ng kanyang mga kababayan ang taglay nitong kakaibang kapangyarihan. Dahil nang nasusukol na sila ng mga hapon ay buong tapang na tumindig si Lolo sa gitna ng mga pagpuputukan upang ang kanyang mga kasama ay ligtas na makaatras at makatakbo patungo sa may itaas ng kabundukan. Na dito, nasaksihan nila na kahit ilang pagpapaputok sa kanya ay tila lumilihis lamang ang lahat. Wari hindi ito tinatablan ng mga bala at nagpahabol ito upang maligtas ang kanyang mga kasama. Sir Narrator, at magmula nga noon ay sa tuwing may salo-salo sa aming pamilya ay hindi makalilimutang mapagkwentuhan ang kanyang kabayanihan at ipinagdidiwang ang kanyang kamatayan. Teka. Kamatayan? Parang kang labo naman nun. Kala ko ba hindi siya namamatay? Tapos, hindi pa kamo tinatabla ng bala. Eh bakit ngayon sa kwento nito, kamatayan? Teka nga, baka may nakalimutan tayo dito eh. Teka. Ayun, ito. Matagumpay nga na nalansi ni Lolo Teban na mapahiwalay ang mga kalaban kung saan-saan ito sumuot sa may loob ng kasukalan na mabilis din itong sinusundan. Pero ang lahat ay may hangganan dahil ika daw sa kwento ng kanyang kasama, nasukul daw ito ng isang matalinong hapon na biglang tumambad sa kanyang harapan at hindi na nakakilos ang aking lolo nang itutok sa kanyang ulo ang mahabang baril. Sa kasinabi nito, paaram, wara ka ng kawara pa, paktay ka na diha. Sa kabuhong puwersa, kinalabit ang gatilyo ng baril. Ngunit naubusan na pala ito ng bala. Dahil dito, tumatawang hinugot ni Lolo Teban ang kanyang tangan na pistola sa kanakakalokong tumatawa. Ano? Hindi ako ang paktay. Ikaw ngayon ang paktay, no? Wakaranay bay, giate ka. Pinagod mo ko bay. Etong sayo. Sa kakinalabit nito ang gatilyo. Subalit, tulad ng kanyang kalaban ay naubusan na din pala ito ng bala. Kung kaya, ibinaba ni Lolo Teban ang hawak nitong armas upang hamunin ang kalabang hapon ng duelo ng mano-mano. At bilang pagtugon
ay dahan-dahan ding inilapag ng sundalong Hapones ang hawak nitong mahabang baril para sa kanilang duwelong mano-mano. Nang biglang, madaya ka! Nang biglang saksakin siya nito ng bayoneta, saka bumagsak sa lupa ang naisahang si Lolo Teban. Hawak ang duguang tagiliran. Madaya ka! At isang mahinang ungol na lamang ang nagawa ni Lolo Teban, na siyang pagdating din ng mga galit na galit na kalaban at pinagtulungan pa itong pinagsaksak habang nakadapa. Aray ko! Aray! Tama na! Aray ko! Tama na! Aray ko! Masakit! Aray ko! Tama na! Dapat isa lang! Ang dami yun na eh! Time first! Aray ko! Patay! Ayun na nga po mga kaibigan. Akala niya siguro inimbento ko lang yan, ha? Yan talaga ang sinabi ni Bossing Marvin sa kwento ng Lolo Teban niya, eh. Akala ko talaga magsusuper science na yung magsusuper science na yung lolo niya, eh. May anting-anting, eh. Hindi na mamatay, eh. Kaso yung bayoneta talaga, eh. Di ka talaga sasantuhin nun. Talas nun, eh. Utak talaga ng Hapon, eh, no? Kulit, eh. Dahil natagpuan na lamang daw ang labi ng kanyang lolo sa may loob ng kagubatan na punong-puno ng saksak. Maaaring pinasdag ito gamit ang bayoneta, ika ng kanyang mga kasama. Kaya ayun po, siya pala talaga ang paktay. Ayun wala, gulo ng kwento nito ni Sir Martin, eh. Gulo! At kung inyo pong nagustuhan ang ating ginulong-gulong kwento na naman ng ating mabuting kaibigan tagapakinig, ay huwag mahiya kaibigan na pindutin ang like, mag-subscribe at pag-iwan ng positibong mensahe para masipagin tayong manggulo at gumaling na ako sa sakit kong kabutinasis, palitosinesis. Ay nako, yun lamang po. Maraming salamat kay Ginoong Marvin Gabuya ng Baronggan Samar para sa kanyang napakagandang kwento. Mabuhay po kayo. Maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your Tagalog Horror Good Vibes, na nagsasabing, minsan ka na nga lang pagkakaroon ng kasabay at ihahatid ka pa sa bahay, multo pa. Tapos kumakaway-kaway pa sa'yo bago ka matulog. Stay safe and fresh everyone, and stay awesome. Peace!